Good day everyone and welcome to my channel. Sa bagay ito, pag-uusapan natin yung kung paano gawin yung post-closing trial balance o kung bakit siya ginagawa. So ngayon, medyo naintindihan ko na kung bakit kailangan gawin itong post-closing trial balance. Okay? So yung post-closing trial balance, so parang gagawa tayo ng chart. Okay? Gagawa tayo ng chart. So ang gagawin nyo sa una, yung ano, lalagay nyo dyan yung pangalan ng inyong tuturok sa inyo proper ano yung pangalan ng inyong shop kung ano yung company or kung ano pangalan ng business nyo, tapos lalagay nyo sa susunod is post closing trial balance, tapos lalagay nyo yung for the month ended May 30, 2024 o for the year ended December 31, kung anong year. Okay, so ganun ang paglalagay nun, o kaya lagay nyo na lang yung buwan, yung katapusan ng buwan o kaya katapusan ng taon, understood na yun. Pero yun yung kumakaraksa na yan, nalagay ng for the month ended or for the year ended. Ganun yung paglalagay. Okay, lalagay ng dalawang lines, parang dalawang linya, kung may distance, tapos maglalagay ka ng chart. Siyempre sa unang chart is yung accounts, tapos yung may debit at saka credit. Okay, dito sa post-closing trial balance, bali, gagawin nyo to pagkatapos nyo gawa ng closing entries. Okay, sa closing entries, sinasara natin yung mga nominal account o kaya mga temporary account. Yun yung mga drawing, sales at saka yung expenses para malaman natin kung ang kano na yung capital natin. So, ililipat nyo lang dito yung bago nyong capital, tapos kukopihin lang natin yung mga permanent account. Permanent account ang tawag sa asset, liabilities. Sa asset and the liabilities. Tapos yung bagong capital. Okay, itong tatlo na to, asset, liabilities at saka capital, ang tinatawag na permanent account. Okay, kaso yung capital natin, syempre ilalagay natin yung bago ng capital matapos nating gawin yung closing entries. Okay? Ginagawa ito para malaman natin, masiguro na tama yung ginawa ating closing entries, kailangan balance yung debit at saka credit natin. Okay? So, matapos yung ililipat ulit, kukopihan nyo lang. Tapos, yung capital lang, yung bagong capital lang ilalagay nyo. Tapos, i-add nyo. So, pag-add nyo, tingnan nyo kung equal ba yung debit at credit natin. Parang checking to, tine-check kung tama pa rin ba. Kasi parating dapat na equal yung debit at saka credit natin. Okay? So, bali, yan lang yung gagawin natin. Yan yung post-closing trial balance. Okay? So, yung huli kong ginawa na closing entries, at totoo lang, yung mga ginawa ko na mga financial statement ng una, yung mga paliwanag ko doon, dinouble-check ko, tama naman yun. tama po lahat yun. At saka for your information, first time ko na ginawa itong mga ano, yung mga financial statements na yan. So ito yung una kong financial statement, mga hinula ko lang yung mga numbers diyan, yung mga amount. So sa paggawa niyan, mayroong trial balance. Ito yung mga challenges dito. Yung gagawa ka ng trial balance. Tapos, kailangan balance yung debit at credit matapos natin na i-adjust siya sa ledger natin. Gagawa ka sa ledger. Gagawin mo yung trial balance. Siyempre, kumaga mababago yung mga amount na, ano, na in-entry mo sa books of account, na in-entry mo, syempre magkakaroon ka ng addition and subtraction, ang tag doon ay putting o kaya ay cross putting. So, yun yung challenge ko lang, balance yung trial balance natin, balance yung debit at credit. Tapos, meron din tayong gagawa tayo ng cash flow, kailangan balance yung, yung cash flow, kailangan sa ledger natin, tama yung amount. So, pareho sa ating ledger, yung equal sa ledger at saka yung sa cash flow natin, dapat pareho equal. Tapos, pag gumawa ka ng balance sheet, kailangan yung asset ay equal sa liabilities and your capital. So, kailangan balance naman yun. So, dito na sa post-closing tayo, balance yung debit and credit din natin. So, yun yung mga checking, tine-check yan.
So, yung huli kong closing trial balance, actually, meron akong mali doon. So, napansin ko siya nung ginawa ko siyang post-closing trial balance. Nagkaroon ako ng mali. Ang mali ko is, nagsiguro na nga madali ako, hindi ko na isulat yung aking miscellaneous expense, yung kinuha ko na trial balance, yung kinuha ko na trial balance. Pero ang alam ko, iniba ko rin to eh. Ewan ko, umali lang yung, basta nakalimutan ko yung miscellaneous expense. So, yung nagkulang siya ng 500 pesos. So, kulang yung expense. So, nagkulang. So, nakalimutan ko yung isang expense na amount na i-add doon sa aking income summary. So, ang ginawa ko, gumawa ko ng syempre ng bagong T account. Pakita ko na sa inyo yung ginawa kong bago. Ito yung luma. So, ayan yung luma. And then, ito yung bago. Ayan, para makita nyo yung ginawa ko. Tapos, dahil meron ako mali dito, kung sakaling magawa nyo yung closing entries nyo and then mangyari sa inyo na nagkaroon din kayo ng mali. So, minamiss kayo. So, siguro nagkulang yung number ng sales nyo o nagkulang yung sa expense nyo. Yun lang naman. Siguro may nakaligtaan ka na ng counting number. So, ang gagawin nyo, kung nakagawa na kayo sa journal nyo, syempre, ituturo ko sa inyo kung paano yung gagawin nyo, yung tama, is bawal po tayo magpunit. Syempre, nakapagawa ka na ng journal. Bawal magpunit. So, ang ginawa ko, napakita ko sa inyo, nilagyan ko lang ng dalawang guhit na ganyan na red, as nilagyan ko ng note. Forgot to include 500 miscellaneous expense, needed to rewrite or remake. So, nilagyan ko siya ng note kasi itong books of account natin, hindi naman, every time nagabayad ka ng tax mo, hindi mo, o kaya mag-renew ka ng books of account, kunyari magkaparegister ka ng bago, hindi mo kailangan dalhin, hindi mo kailangan na ipakita. Okay? Kailangan mo lang ito ipakita kapag mayroong magka-tax map o kailangan kayo audit. Okay? Nilalagyan natin siya nilalagyan mo ng ganito, ng note, o kaya remarks o kung anong gusto mo dyan susulatan mo para rin sa'yo. Para maalala mo kung sakaling ma-audit ka o kaya ma-tax map ka, alam mo yung nangyari. Kasi pwedeng ma-tax map ka o kaya ma-audit ka after 3 years. O paano mo, syempre kailangan maikwento o paano mo maipaliwanag yung nangyari doon sa books of account mo. Ang importante naman is hindi ka nanluloko o kaya hindi ka nag-aano ng tax mo, ganun. Kasi normal lang naman yan eh, normal na nagkaroon ka ng mamiss kang number kasi hindi ka naman perfecto. Natural yan sa mga accountant, sa mga bookkeeper, yun yung dyan sila sumasakit ang ulo. So ganun ang gagawin lang natin. So i-agawin mo lang, nalagyan mo ng note, okay, so ganun. So yun yung bali, hindi yung challenges na sa paggawa ng financial statement, sa pagiging bookkeeper at saka sa pagiging accountant, yung maghanap ng nawawalang number. Hindi accountant, mas maano na yun eh. Bookkeeper, yun yun eh. Yung nawawalang amount na mapagtugma, yan yung sa financial statement. Okay, na-miss ko lang yung isang number. Di ba? So, ibig sabihin, kasi hindi ko talaga dino-double check yan. Basta ginawa ko lang yan and then explain. Pag nakita ko mali, paliwanag ko, tuturo ko sa inyo kung paano nyo gagawin. At least meron kayong example. Meron kayong example kung paano siya ibabago. Kasi syempre, mahirap naman yung isabihin ko lang sa'yo paano magawin. Paano kung nagkamali ka, di ba? Kailangan, yun. So, kaya ko rin to pinapaliwanag. Ayan. Kung sa trial balance, nagkamali ka, trial balance pa lang. Maaring mali yung debit and credit mo, mali yung account title na ginamit mo. So, doon mo hahanapin yun sa libro. Okay? Ang kailangan mong gawin doon, pwede mong gawin is reversing entries. O, yun yung susunod natin na topic, reversing entries. Okay? Yun yung kailangan nyo gawin. Reversing entries, kung paano mo siya ginagawa. Sa general din yan yung sinusulat. So, sa susunod ko, ipaliwanag din sa inyo yan. At saka yung, ano ba yung mga account na nire-reverse na pwedeng i-reverse at bakit ba kailangan gawin yung reversing entries. Ayan, hindi lang kasi
sa pag na pwede nagkamali ka, o pwede rin yan sa ginagawa din yung reversing entries para sa pagka matatapos na yung taon, para sa hindi maka-apektuhan yung susunod na taon na accounting period yon. So kaya meron ding reversing entries. Okay, sa susunod ko ipapaliwanag sa inyo yan, and thank you so much for watching, and bye-bye.